Welcome back to my channel. Again, I'm Danica, and for today's video, I'll be sharing with you another baby item. So we recently bought this baby walker. At first, I was hesitant actually to create a video for this one because I know not everyone is in favor for use ng product na yun. So, yung product na gagamitin ng baby nyo, mas maganda mag-research muna tayo before using any product para hindi din kayo manghinayang or alam nyo yung mga associated na kailangan gawin para mas maging proper yung use natin ng product. Again, just a disclaimer, hindi naman ako expert dito. I'm also a first-time mom. Any product use, hindi ko kayo in-encourage na bumili ng item. What I encourage you to do is do your research and understand the use of each baby products that you are buying. So, not necessarily specific lang to this product, but every product talaga na gagamitin ng baby nyo, maganda mag-research tayo mga mommies, okay? So, for today, I will be sharing with you kung paano namin in-assemble ang baby walker at kung ano yung mga precautionary measures na kailangan nating gawin before using the products. The precautionary measures, first is gagamitin nyo lang ang baby walkers on flat and even surfaces. So, kasi mas prone sila to, diba, pag medyo bumpy yung kanilang paggagamitan ng walker, pwedeng magkaroon ng accident. Also, make sure to remove yung mga sharp and pointed objects na pwedeng maapakan ng baby nyo, or might as well buy a socks, actually, or shoes. Actually, mayroon akong biniling socks, mommy. So, I'll try to insert a picture here. Yung socks na yun, meron po siyang ano, parang foam sa likod. So, ang ganda niya kasi hindi na kailangan ng socks and shoes at the same time, diba? So, ito, at home lang naman gagamitin when using the walker. And then, another thing you need to do is to remove yung mga heavy and breakable objects na pwedeng madampot ng baby nyo. Another is, syempre, kailangan mommies, nandun kayo para gabayan ang baby nyo. Of course, kailangan mas mabilis ang reflexes natin. Pag nakakita na natin na possible, may mag-cause ng danger to our baby. So, yun, bilisan lang ang reflexes. Again, mommies, there are some products actually that have brakes, yung mga walker nila. There are also products that have yung wheels nila can be medyo mabilis or mabagal yung wheels na adjust siya. So, maganda yung product na yun. Medyo mahal lang talaga. So, yeah. Hindi namin siya nabili. Another thing is, paggamit ang baby walker is not recommended for long use. So, mommy, siguro for quite some time lang, ilang minutes niya lang paggamitin si baby, okay na yun. Just for him or her to be entertained, diba? And stimulate yung kanilang mga other skills, diba? Yun, let's go to the product. Samahan niyo po kami mag-assemble nung baby walker na nabili ko. Magkano to? Nabili namin to sa halagang less than 1,000, around 729, ganon. Plus shipping, so syempre medyo mas mahal. But again, less than 1,000 pesos lang for this baby walker. Now, this is the body ng walker. As you can see, wala pa siyang kahit anong laman. So, ganyan siya yung matatanggap from the box. And this one is with adjustable height. So, as you can see here, may button siya sa back. So, just press that orange button and then you can move it to your desired height. So, i-move nyo lang siya. And then, this one naman is also one part, is the wheels. So, this walker has 8 wheels. So, you just have to push it. Wala siyang lock. So, mararamdaman nyo naman once na nag-lock na siya dun sa mga pasukan niya. This one naman is for the table. So, meron tong parang for entertainment ni baby. It's actually, this one is with battery pero hindi pa namin nalalagyan. So, you just have to clip it. So, yung green, mint green or that neon green, iikot nyo lang siya para mag-lock siya dun sa table ni baby. And then this one, yung mga toys niya, i-attach nyo lang yan dun sa mga butas na makikita nyo dun sa
table. So actually this one, the rabbit, we actually removed that already because parang medyo prone to accident pa yon in case na mama ilaglag ni baby yung ulo niya or ma-headbang niya yung rabbit. So tinanggal na po namin siya. And this one, yan, maganda siya kasi may hawakan si baby when using the walker. Actually, ginagawa niyang hawakan yan. So this one naman is the handle at the back. So you have in control kapag gusto nyong i-make sure na si baby ay doon lang sa area nyo lalaro or maglalakad. So para mapipigilan nyo siya going to other places. So you can push then the walker when you need it, diba? This one naman, you attach the seat cushion. So this one, ang may malambot na part lang is yung back. And then the yung saluhan talaga ni baby is like a mesh. So net lang siya. So para makabit siya, may mga designated naman na buttons or bawat buttons yan may mga katumbas na pasukan. So make sure lang na secure yung pag-place niyo. So here's my baby. Yay! Hindi pa po siya marunong mag-walker. So natutuwa lang siya. Ganyan-ganyan lang siya. Talagang nakatayo lang. So maganda siyang gamitin para hindi namin laging buhat si baby. So that's it again. Thank you for watching. I hope I was able to help you in any way naman. So kahit paano naman sana nakatulong itong video na to. That's it. Thank you for watching and don't forget to click on the like button, share nyo na rin, and subscribe to my channel for more updates like this for babies, motherhoods, and other anything. What? Bye!